Hi everyone! Welcome back here in my kusina. At ngayon, gagawa tayo nitong very healthy na seaweed salad na tinatawag kong Lato Fresh Salad. So if you want to learn how to cook this dish, just keep on watching. May tatlong common na seaweeds na nabibili sa palengke. Ang una yung ganito, yung tinatawag na sea grapes. Meron siyang maliliit-liit na parang bilog-bilog na akala mo ubas. Meron din tayong mas malaking version. Sea grapes din siguro to, no? Pero mas malalaki siya. Mas makapal din yung kanyang pinaka-tangkay, kung tangkay ba yung tawag dyan. At yung pangatlo is para siyang mga sanga-sanga na katulad nito. Now, ang gagamitin natin for today's salad ay ito mas maliliit na butil ng sea grapes. Usually, makakabili tayo nito sa palengke early in the morning. Siguro pinaka-late na yung 7 or 8 a.m. Now, nilinis ko na to. This is worth 50 pesos. But marami na rin akong inalis dito, no, yung mga sanga-sanga niya. Ito na lang yung natira. But malinis na siya. And then, hinugasan ko siya ng dalawang beses. Simple lang itong gawin, guys, pero napaka-healthy ng salad na to, lalong-lalo sa mga kababaihan. Dahil itong seaweeds ay very rich in iodine. So, consumption of 30 grams of sea grapes a day can provide sufficient iodine needed for the thyroid. So, ibig sabihin lang yan, it will help prevent goiter. Usually, di ba, mga kababaihan yung nagkaka-goiter? So, mahalaga na kumain tayo nito as often as possible. Very easy lang to, no? More on, nag-a-assemble lang tayo nito. Pagkatapos natin linisin yung ating sea grapes, i-prepare na natin yung iba nating ingredients. Sa dami ng sea grapes na to, gumamit ako ng 1 medium size na sibuyas. In-slice ko lang siya ng maninipis, tapos pinaghiwa-hiwalay ko lang siya para maging even yung distribution niya mamaya. Kailangan din natin ng kamatis. Gumamit ako dito ng 3 pirasong kamatis. In-slice ko rin siya. And after that, ilagay na natin yung ating kamatis. Now, gagawa tayo ng dressing. Sa paggawa ng dressing, pagsamahin lang natin yung sibuyas. Nilagyan ko to ng 2 pirasong kalamansi. At nilagyan ko siya ng suka. Now, para medyo mawawasan yung tapang ng suka, lalo na yung mga nabibili sa palengke, mahapdi siya sa lalamunan. Ang ginagawa ko, nagdadagdag lang din ako dito ng konting tubig. Kayo nang bahalang tumansya dito, guys. Depende yan sa panlasa ninyo. Lagyan din natin siya ng asukal at ng konting asin. Haluin lang nating mabuti hanggang sa matunaw yung ating asukal at asin. Pwede rin kayong maglagay ng konting paminta. Kapag isa-serve nyo na siya, guys, saka nyo lang ilalagay yung dressing natin. Kasi ang tendency, kapag nilagay natin agad yung suka, para siyang nalalanta. Kaya bago nyo siya i-serve or kung kakainin na siya, saka lang natin ilagay yung ating dressing. Ganun lang kasimple, guys. Simpleng-simple, very healthy. Sana i-try nyo to. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notification on new video uploads.